Okay, nagbabalik po ang Tara Willie. Lakbain natin ang Zambales. Okay, kasama natin si Mayor Peter Lim, William Lim, si Dodo Ramos, at si Weng Hernandez. At sabi mo kanina na iwan natin yung mga pre-training. Sa mga training. Kasi kaya natin pag-uusapan yon. Hindi pwedeng pag humingi ng trabaho, tingi po ng trabaho. Kailangan may job matching tayo. So, qualification. Yes. So, ano ba yung qualification mo? At tutulungan na rin ng provincial, ng Department of Labor, POA, para mabigyan na ito ng mga proper training. Ano po? Vice, kwento mo kahit kapiraso. Actually, kailangan natin talaga yung training. Kaya nga natutuwa naman tayo na si Mayor Peter Lim is very cooperative ngayon sa ating provincial government na matulungan yung mga walang trabaho na sila'y magkatrabaho. No? Kasi yan ang isa sa mga major solutions to poverty. Pero kailangan talaga natin mga vocational technical courses at swerte nga lang nila dahil meron silang kolehiyo dito, yung Magsaysay Memorial College. Pero kung pwede sana, magkaroon pa ng alternative na mga vocational technical courses. Nakita ko, meron pa kayong mga iba't ibang event. Ano ho yung nakita namin na nung kamakailan lang yung pang-undas ninyo? Yan po yung aming tumba-tumba contest. Oo. Meron po kami isang sponsor na way back before kasi bata pa po kami. Bata pa rin po si na mayor. Eh meron na pong tradisyon na yung tumba-tumba. Aha. So ito contest. Yes po, ginawa po namin contest para po ma-revive. Mayor, so, na to, ha? Mayor, yes, mayor, parang yung ginagawa, no? Halimbawa, undas, kaya namatay. Na-aksidente sa motor. Na-aksidente sa tricycle. Meron namang sabi nila, meron daw cannibal. Kinakain yung mga tao. Ito ba maggastos pa rin ng inyong munisipyo? Purely sponsor ng Balikbayan po yon na sabi niya para maibalik yung tradisyon po na tumba-tumba kaya siya nagbigay ng... Alam mo ang napun ako dito? Masyado nilang mahal ang kabataan dito sa... Sa Narciso. Oo, sa... Meron tayong mga surfing. Meron din bang event yan? Meron po. Sa December 17, 18, and 19. December 18, 19. Sa surfing, skateboarding, tsaka skimboarding event po yan. May mga side event like kiteboarding, baka magkaroon po tayong kite flying, ultimate frisbee. Participants yan, di lang taga Zambales, di lang mga Pilipino, di ba? Maramihan po, mga galing po sa Manila. Mga foreigners. Okay, yan. Ngayon naman, bilang bagong mayor, ano naman yung mga plano mo, yung pangarap mo para sa iyong mga kababayan dito sa... Sa Narciso. Tingnan nga natin po yan. Ito is yung mga plans natin which is na-aprubahan na po. Tatapusin namin. Ito ay isang out-of-school youth na development livelihood center. Livelihood center. Inline sa sinasabi ni Vice Governor na tuturuan, dito ikakandak ko yung mga seminars po para ma-train yung mga kabataan. Sila ng skills, no? Yan, ang ganda na ito, partner. Tatapusin ito within next year siguro at ipa-finalize na lang po ito, mga kwan lang. So ito po, Mayor, naka-focus do sa out of school youth. Opo, opo. Bali, tatlong floor po ito. Yung isa sa agriculture po, tapos isang floor doon para sa training center po ng mga out of school youth. At the same time, yung mga kabataan natin. Ito naman po, napakaganda nito. Dito naman, ito, for implementation na po, at sa tulong ng mga sanggunian bayan, they have already approved itong mga renovation namin sa public auditorium namin. Pina-finalize na rin yung details din nito, at hopefully, by next year, matatapos na po ito. Ito yung mga programs namin na... inline sa tourism po para pagandahin ng San Narciso po. Ito naman po. Ganda rin yan. Ito yun, kasama na rin yung municipal auditorium din po. Ah, yan po yung magiging harap ng municipal auditorium at yung kabila, yun yung magiging stage, no? Apo, apo. Yun yung stage. Napakaswerte ng mga... sa San Narciso. Sa pagwawakas ng ating mumunting usapan ngayon, ano po ang pwede nyong ipanawagan doon sa ating mga manunod para pasyalan kayo ng mga turista, ng ating mga balikbayan, at yung mga gustong mag-invest dito po sa inyong bayan? Sa tingin ko, pinaka-importante dito is pumunta ko lang sila dito at
mag-invest din ho dito kasi yun ang pinaka-importante doon eh. At at the same time, bumisita lagi rito sa ating town para mag-improve yung economy natin at ma-promote din natin sa ibang bansa yung San Narciso dito. Binibigyan niyo po ba ng garantisado yung ating mga investors and tourists na ito pong inyong town peaceful at hindi sila masasalbahin ng sino man? Inyayang ko po yung mga nanood na bisitahin po ang Zambales, lalo na po ang San Narciso, dahil ang San Narciso po ay isa sa pinaka-tahimik na bayan po. Okay. Kung nasikita po nyo, walang bodyguard ang mga politiko dito, nakakapaglakad kahit sa gabi, kahit anong oras. Ganun po ang aming bayan. Very peaceful. Very peaceful. At bukod po doon, mababa po ang aming taxes ikumpara po sa mga ibang bayan. So, very... affordable lahat. Affordable para sa ating mga hindi gusto mag-negosyo po dito. Kay Mayor Peter Lim, kapag meron hubang gusto mag-invest sa San Narciso, hindi naman hubang mapapahirapan. Medyo madali lang hubang po process ng mga transactions. Okay, okay, within 5 minutes, tapos po ang Mayor's permit. Agad ba? Express, ha? Napakaswerte. Partner, alam mo, mas parang gusto ko na mag-invest dito. Ah, syempre naman, di ba? Sa kinarami-rami ng mga napupuntahan mong bayan ng Zambales, talagang lalo na kailangan natin mga investors dito. Aha. Di ba? Okay. Hindi lang sa tourism, ha? Of course, sabi nga, marami pang pwedeng maging negosyo dito sa San Narciso, sa agriculture. Siyempre, ibig natin pasalamatan ang Crystal Beach Resort. Sa pagbigay nila sa atin ng accommodation. Salamat kay Dodo Ramos, sila pong mayari dito. At dito ho, mismo to, Kawili, ha? Yes. Sa Barangay La Paz, San Narciso Zambales. Mga ilang oras to mula sa toll gate sa Dodo? Ano na pa, from Manila, 2.5 hours. Kan? Mga 2 hours and a half lang, ano? Nandito na sila sa Crystal Beach Resort. Bais, abot mo nga yung iriregalo natin sa kanila. Pagdamutan po ninyo ang aming Walter Bread. Mm-hmm. Ito po, double fiber, sugar free. At para naman na... Meron pa tayo dito. Yan, meron pa ako dito, meron pa akong dalawa dito. Mayor, pagtsagaan niyo po yan. At Dodo, maraming salamat. Okay. At may Weng, para mas lalo siyang sumeksi, ito naman yung regalo natin. Okay. So, galing ng Pinoy. Okay. Yan, kay Weng. Partner, paalam na tayo sa ating mga viewer. Yan. So maraming salamat po sa lahat na naman ng mga nanood dito po sa ating episode. Pagkakataong ito, napanood nyo ho at nakilala nyo ang isa na naman sa mga bayan ng Zambales, ang bayan ng San Narciso. At binibigyan namin kayo ng garantisado na napaka nandito kayo sa bayan na ito, kayo ay safe. Ano? Mm-hmm. Ito po ang ikatatlong bayan ng buong Zambales na may beach resort. Nag-uumpisa po yan sa Subic. Susundan po yan ng San Antonio, San Narciso. Mm-hmm. Dito po, mura ang pagkain, peaceful, napakaganda ng mga beaches, lalo na itong Crystal Beach Resort. At mabait ang mga tao. Yes, at kung gusto naman ninyo magnegosyo, puntahan nyo lamang si Mayor Peter Lim. At nakakasiguro kami na kayo ay nasa mabuting kamay. Kaya sa susunod na Webes, bantayan at abangan ang susunod pa naming pagsasama ni Vice Governor Ramon Lacbain dito po sa aming episode ng Tara Willie! Lakbain natin ang Zambales!